ang susunod naming bisita ang nagpapatunay na sa atin lang manggagaling ang desisyon on taking that one step to change our lives. Panoorin natin lahat. Ako si Michael Prince Del Rosario, 33 years old, top 8 ng 2010 nursing licensure exam and top 1 ng 2016 licensure examination for teachers. Ako ngayon ay 4th year law student and ako ay national reviewer ng Dr. Carl Balita Review Center. Ako ay lumaki sa San Fernando, La Union. Simpleng estudyante lang ako nung ako ay bata pa. Yun nga lang, dahil sa peer pressure, nahila ng mga barkada na maglaro ng isang laro na tinatawag na Ragnarok Online Philippines. And nung sinimulan ko siya, hanggang nahumaling na ako, di na ako makawala. So nangyari, imbis na nag-aaral ako, naglalaro lang ako ng online games. To the point na yun, na-drop out na ako ng high school and dahil hindi ko siya masabi agad sa parents ko, kailangan ko yung ilihim for 3 years. Kung nakikita ko na wala man lang ako maipakita sa family ko na ikaka-proud nila, hindi man lang ako makapagbigay man lang ng kahit diploma man lang or medalya, ayun po. And then na-realize ko na tama na, game is over. Sobrang swerte ko na pinigyan ako ng ganong klase ng family, ng parents, kasi I think hindi lahat ng parents maiintindihan yung ginawa ko eh. So sobrang fortunate ko to have parents like them kasi inintindi talaga nila ako. Ako naman lang po ngayon yung nagbibigay ng inspiration sa mga katulad ko rin na nadapa noon. And sobrang swerte ko na meron akong ganitong chance para ako naman yung magbigay sa kanila ng ilaw para magkaroon din sila ng chance for redemption. He is a graduate of Bachelor of Science in Nursing at Lorma Colleges. He placed top 8 on the 2010 Philippine Nursing Licensure Examination and top the 2016 Licensure Examination for Teachers. Kasama po natin ngayon, Prince Del Rosario. Hi, Prince. Hi, Miss Tony. Hello. Grabe yung story ng buhay mo. Kasi online gaming. Paano ka nahilig sa online gaming? Actually, parang pagkabata pa lang po, mahilig na ako sa online games. And as a computer games po, nung bata pa, wala pa naman online games dati. Then nagtuloy-tuloy, hanggang ngayon, Mobile Legends naman ngayon po. Oh, Mobile Legends? Oo, yun naman. Maganyan. Tapos dun sa mga computer shop, Dota. Dota, Ragnarok Online, Philippines, Ragnarok maganyan. Online. Bakit? Ano yung nakahiligan mo sa online gaming nung time na yun, nung bata ka? Para sa akin kasi, yung mga online games, computer games, parang way siya to escape dun sa reality ng buhay mo na siyempre magulo, hindi naman kayo mayaman, hindi man mahirap, pero hindi kayong nakakaangat-angat. So, malungkot pa rin. So, pag nasa online games ka, ikaw yung malakas, ikaw yung magaling, so ikaw yung mananalo. Tapos pwede mong i-reset, pwede mong restart. Yun po yung escape ko nung bata pa ako. Pero ang galing kasi, kahit na nahilig ka sa online gaming, matalino ka. Paano mo na pagsasabay yun? Yung nag-aral ka, matalino ka, tapos mahilig kang mag-games. Kasi di ba usually, yung mahilig mag-games, bagsak lagi sa school or hindi maganda yung mga grades sa school kasi nga, addict sa pag-game, walang time mag-aral. Actually po, yun po yung naging feeling ko, yun yung isa sa fatal mistakes ng life ko noon. Kasi kahit mahilig ako maglaro, yung mga classmates ko, di sila nakakapasa. Pero ako, kahit naglalaro, nag-honor pa rin. So sabi ko, love ako ni Lord. Kaya lang nung second year high school ako, parang totally na nalugmok na talaga ako sa computer games. Yun yung time na di na talaga ako pumapasok. So, drop out ako. Ang ginawa ko, kunyari natapos ko yung second year. So, di nila alam. Nung third year na kunyari mag-enroll ako, and usually naman, ine-enroll ako ni mama ko dun sa school. Sabi ko na lang, ma, pa, malaki naman ako. Ako na mag-enroll sa sarili ko. So, pag-uwi ko ng bahay, akala nila mama at papa ko, enroll ako ng third year. So, yun yung akala nila, nag-aral ako, yung pala, wala talaga, hindi talaga ako enrolled. Isang buong taon? 3 years po, hanggang matapos po yung 4th year. 3 years? Oh. Nagawa mo yun? Opo. Akala nila pumapasok ka? Opo. So lahat po, pinayko ko po yung field trip po namin, kunyari sa Pangasinan, itagalaon yun ako. So akala nila, nag-swimming ako, niready pa ng mama ko yung mga isusuot ko, yung shorts. So ginawa ko, pumunta lang ako sa isang fast food chain, binasa ko lang yung mga dapat pang swimming. Tapos pag uwi ko, kunyari, pagod ako. Tapos, siyempre, mama natin magtatanong. Best in acting ka yes, pala? Yes, actually po. Best in acting ka pala? Sobrang lala po. Pati po yung JS Prom. Di ba po ang JS Prom, 3rd year and 4th year ng JS Prom. So lumabas po ako noon na naka-formal wear. Tapos diretso lang ako sa computer shop. So tingin ng mga kalaro ko, ano to? Pinaghandaan yung event? Parang ganun. So bakit siya naka-formal wear? 3 years mong ginawa yun sa magulang mo? Hanggang graduation po. Ano ginagawa mo dun sa perang pang-enroll? Sa computer shop po, dumediretso po talaga.
Sabi ko nga, napayaman ko yata yung computer shop. Oo, dahil doon ka nag-invest. Doon talaga. So, kailan yung point na nagising ka na tama na to, hindi na maganda tong niloloko ko tong mga magulang ko? Ayun, o nahuli ka? Yun nga, nakita ko na lahat na sila successful, gumagraduate na, nagka-college na. So, sabi ko, sige na nga, aaminin ko na kay mama na, at kay papa na, hindi talaga ako nag-aral. So, bala ko nang mag-second year high school ulit. Kaya lang po, doon ko nabalitaan yung programa po ng Department of Education na Alternative Learning System. Mm-hmm. So, yun po yung kapag hindi ka graduate ng elementary or ng high school, pwede ka nang dumiretso sa high school or college basta pasok ka doon sa qualifications nila. So, pumunta ako ng DepEd, tapos sabi nila, okay, pwede kang mag-exam. Kasi po, yung graduate... Sandali. Napeki mo ang graduation. Napeki ko po siya. Ang ginawa ko po, paano mo na peke ang graduation? Eh, kailangan nandun yung mga magulang. Yun nga po, ang nangyari po niyan, ang totoong plano ko na, lalayas na ako ng bahay. Kasi pag nalaman, siyempre graduation na yun, hindi na yun mapepeke. So, kasi pag di ako lumayas ng bahay, mapapatay ako ng parents ko. Siyempre, 3 years mong inuloko yung parents mo, sobrang diba? Sobrang loko. Sabi ko, sige, layas na lang. May bumulong sa akin na, huwag ka lang lumayas. Hindi ko alam kung anghel ba yun or hindi na po yata magandang elemento na may binulong sa akin na, ito na lang gawin mo. Kinabukasan, sabi ko, mapa, di nila ako papayagang magmarcha. So, sumisigaw na yung tatay ko. Pero sa utak ko, okay lang, sisigaw talaga yan. Naplano mo yan. Huwag ka nang sumigaw pa, huwag ka nang magalit. Tapos sabi ng nanay ko, so bagsak ka? Hindi ako bagsak. May hindi lang ako na-take na exam. Hindi ako makakamarcha. Uh-uh. Kailan yung exam? April pa po, ang graduation March. So, galit sila, pero lusot na. So, nalusot mo? Lusot na. So sabi ko, ala, ano to? Ano ba? Nakalusot na naman. Oo, lusot na. Lagi kang pinagbibigyan ng tadhana. Oo. Tapos yun, so yun nga po yung masakit. Parang, ang bait-bait nung parents ko sa akin, proud sila sa akin, tapos ginagawin ko pa yun. Parang, kailan pumapasok yung guilt? Pag, ano po, pag pagod na ako maglaro ng computer games. Tapos pag natapos ko na yung isang event or yung nakapag-level up na ako, parang, oh, what's the point? Nung time na nakapasa na kasi ako ng IELTS, so makapag-college na ako, sabi ko, sige, Prince, galingan mo sa college, kagraduate ka ng cum laude, tapos magmamarcha ka, mag-i-speech ka, sabi ko, sige, gagalingan ko. Nag-enroll po ako sa isang College of Nursing sa La Union. So, first year college po, Dean's Lister na ako, number one pa. Wow. Tapos nung second sem, ako pa rin yung number one. Sabi ko, wow, I've changed. Totoo ba to? Kaya lang nung second year po, nung college po, inintroduce na po yung Dota. Ayan na. Siyempre, iba talaga yung tawag nung online game eh. So, tinanay ko siya, di ko na na-maintain yung grades ko. So, hindi ako graduate ng cum laude. Yung normal na lang na-graduate. Kaya lang nilayas ko, oh, may board exam pa. Sabi ko, itatap ko tong board exam na to. Tapos doon ko sasabihin kay mama at papa na talagang... Ito yun na. Nga, ito, yun na nga. So, never nilang nalaman hindi yung 3 matagal. Years? Hindi po. Ngayon, alam na nila? Nalaman na lang po noong 2016. So, paano nalaman? Sabi ko, paano ko to sasabihin? Nag-i-enjoy yung nanay ko. Sa store namin, sinasabi niya isa-isa sa mga bumibili. Top-notcher yung anak ko. Kahit bumili na dati, paulit-ulit lang sasabihin. Sabi ko, pag sinabi ko na niloko ko sila ng ilang taon, parang ano to, basag trip. Parang, so, tinago ko siya. Pero naging ano na po ako, nagtrabaho na ako ng matino. Tapos binigay ko na lahat ng pangangailangan nila. Ako na yung kumbaga naging breadwinner ng family ko. So, never. Nawala siya sa, parang nakalimutan na lang. So, noong 2016, nag-take ako ng isa pang licensure exam for teachers. Huh. Sabi ko, Lord, isa pang top-notcher. Promise, sasabihin ko na talaga. So, yun, nung nag-top ako ng LET noong 2016, sinabi ko kay mama, in-explain ko sa kanya ng detalyado. Tapos, ang ginawa niya lang, ikaw talaga. Yun lang po. So, hindi nga. Imbis na hindi ko alam nararamdam ko, nalungkot ako kasi, bakit hindi siya sumisigaw? Ba't hindi siya nagagalit? Bakit? Ang ina-expect ko, layas ka na, wala kang kwentang anak, pero wala siyang reaction na masyado. So, sabi ko, okay, sige, baka talagang mabait lang talaga yung parents ko. Pero yun, nag-start na po doon na, okay, it's time to have, yung babaguhin ko na talaga yung buhay ko na. Mamabuhay na ako ng tapat. Mm-hmm. Kasi matalino ka naman talaga eh, di ba? Madiskarte ka, marunong ka, pero yung story mo, sobrang bihira yung ganyan, na na-turn mo yung buhay mo, around. Na kung iisipin mo, bad example, paano nagsimula. Kasi niloko mo yung parents mo, hindi biro yung 3 years. May pinagsisihan ka ba sa ginawa mo? May tinanong po ako sa mga naging mentors ko po, si Sir Carl. Sabi ko sa kanya, mali po ba yung nangyari nung ako po ay nagbulakbol? Pero sabi niya sa akin, hindi. Kasi kung hindi nangyari yung experience na yon, hindi magiging ikaw yung kung ano ngayon. Kasi narealize ko po talaga, we can always play the games we love
but we should never play with the hearts of the ones we love. Kasi po, feeling ko, nung una, sabi ko, so, ano, swerte ako kasi yung masamang ginawa ko, hindi nahuli or walang bad consequence. Pero na-realize ko, kaya nga po ako naging reviewer siguro, naging teacher, kasi kailangan ko siyang i-share, kailangan ko siyang ituro. And hindi ko sinasabi sa mga students dyan na, oh, wag na kayo mag-high school, pwede palang mag-ALS. Wag na kayo mag-aral, pwede naman palang may shortcut. Na-realize ko na, ano, na walang shortcut sa life. Swerte lang ako eh. Hindi naman lahat ng tao siswertuhin na hindi malalaman ng magulang. Hindi naman lahat ng magulang nagtitiwala talaga sa anak or mahal na mahal talaga yung anak. Mahuhuli at mahuli ka. So, sabi nila, di ba, we learn from our mistakes. Pero ako hindi ako niniwala. Doon sa akin, we learn from others' mistakes. Hindi mo na kailangan hintayin mangyari sa iyo yung nangyari sa akin. Matuto ka na sa akin. Huwag mo nang hintayin na malugmok ka pa. Huwag mo nang hintayin na mabumagsak ka pa. You learn from others. Oo. Ano yung mensahe mo doon sa mga bata na nawala na ng pag-asa at napunta na talaga doon sa path ng pagbubulakbol? Ito na lang ang path na gusto kong gawin. Ayoko na mag-aral, hindi ko na gagawin yan. Ano yung mensahe mo sa kanila? Pwede naman maglaro talaga. Kaya lang yung laro talaga may limitations yan. Kasi huwag niyong tatanggalin sa puso niyo yung pagiging bata. Pero may limitations pa rin. So, lagi nyo lang tatandaan, lagi nyo lang babalikan kung para kanino ba kayo nabubuhay, para kanino nyo ba ginagawa yung dapat nyo gawin. So, pag bababalikan mo yun, okay, iwan mo na yung laro. Lagi mong papaalala sa sarili mo, bakit mo kailangan maging successful? Mm-hmm. Do you consider yourself successful ngayon? Doon po siguro sa mga achievements ko, successful po. Pero feeling ko, mas successful po ako kasi nasishare ko po sa mga tao yung story ko. Na, yeah, medyo, ano, hindi kakaiba. Siya. Oo, kakaiba. Hindi pero ideal. I think para sa mga nakikinig, be your own inspiration. Be your own hero. Hindi mo siguro din kailangan maghanap ng inspiration sa iba. Parang feeling ko po sa inyo po magsisimula. Mag-i-start sa decision, okay, ayoko nang maging pasaway. Ayoko nang maging, ano, ayoko nang mahilig sa games. Ayoko nang maging tamad. Ayoko nang maging walang kwenta. Mag-i-start sa decision. And yung decision na yon, magtutuloy-tuloy po siya. Yun. Kasi di ba, we are the product of the choices that we made. Diba, in the past. Thank you very much, Prince! Nakakatuwa, nakakamangha, nakakagulat na story na shinare mo. Pero overall, it's a story of redemptions. Diba? Kahit gaano ka maligaw ng landas, hahanapin at hahanapin mo yung tamang path na para sa'yo. Diba? Minsan may zigzag lang talaga along the way. Pero thank you! Thank you! Babalik po kami.